What's up mga guys? Magang nalalapit na paglaya ay tuloy lang ang ating mga panalangin para sa ating Francis Leo Marcos. At sa tamang panahon, ang Panginoon, ang mga plano ng Panginoon sa tamang panahon ay si Francis Leo Marcos na ating iniidolo. Kumbaga, siya ay isang instrumento lamang ngayong pandemyang ito. Dahil nag-iisa siya na bukod tanging tumayo ngayong panahon ng pandemya. Kaya kumbaga si Francis Leo Marcos, siya lang ang nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya, lahat ng kanyang kayamanan ay gusto niyang ipamudmud sa mga tao, at wala siyang hinihinging kapalit. Kumbaga, ang hangarin, sabi nga niya, ang hangarin ko lamang ay makatulong sa mamamayang Pilipino. At yun na nga ang isinukli sa kanya. Kaya itong instrumento, naging instrumento siya ng Panginoong Diyos ngayong pandemyang ito. Ngayon lang nangyari ito, mga kaibigan. At siya lang ang nakagawa ng mga kanyang ginawa. Hindi pa nangyayari nung mga nakaraang. Kaya lagi nating tatandaan na sa mata ng mga tao, ang isang perpektong tao ay kumbaga tayo'y tao lamang na nagkakasala. Pero sabi nga, yung mga pari nga nagkakasala din. At sinabi nga na si FLM ay tao lamang. At ibahin nyo si Spiritual Wonder Boy. Ayun naman mga kaibigan, ang pagkasabi niya na iba si Spiritual Wonder Boy at iba naman si FLM. Si FLM ay tao lamang, at si Spiritual Wonder Boy ay espiritu. Ayun naman mga kaibigan. Kumbaga, ang spiritual na kabutihan ng Diyos ay kanyang ipinatutupad sa pamamagitan ng mga kayamanan ng Diyos na ipinagkaloob kay Spiritual Wonder Boy. Ayon mga kaibigan. Kaya kumbaga sa tamang panahon, at yun ay nalalapit na nga na kanyang paglaya ay lalong tatayog ang kanyang lipad, na may papakita niya, kumbaga dahil sa ginawa sa kanya na pinaratangan siya. At sabi nga niya na saan ka naman nakakita na yung gumagawa ng mabuti ay siya pa ang minamasama.
At sinabi nga niya na ang daming ang mga magnanakaw, mga kriminal na nasa laya. Siya pa kaya na ang ginusto lamang ay kabutihan para sa ating mga mamamayan na naghihikahos ngayong panahon ng pandemya, at isinukli pa sa kanya ang pagpapakulong. At yun na nga, isa ito, maaring isa ito, kung hindi man ako nagkakamali, ay parang yung nangyari kay Kristo, na siya lamang ay gumagawa ng kabutihan. Kumbaga, pinapagaling niya ang mga may sakit, binubuhay niya yung mga patay, at na nagpapakalat ng salita ng Diyos. At ano ang ginawa sa kanya? Ipinako siya sa krus ng mga Hudyo. Parang ganun. May hawig sa nangyayari kay Idol Francis Leo Marcos, dahil ma-spiritual siya. Kumbaga, ibinabalik ng pagkakataon sa makabagong panahon ay ibinabalik sa pagkataon ni Idol Francis Leo Marcos, at itinaon pa mismo ngayong pandaigdigang pandemya. Ayan naman mga kaibigan. At siya lamang ang tumatak sa ating isipan na gumawa ng pagtulong sa napakahabang panahon. At kahit na nga nandun pa sa loob, ay meron pa rin siyang mga tinutulungan, nagpiapiansa sa mga nakakulong na walang pambayad sa piyansa, ay tinutulungan niya. At tuloy pa rin na nagpapakain, isang beses nagbibigay ng pakain sa isang linggo. At sabi nga niya ay siya ay nalulungkot, hindi sa, para sa kanyang sarili, kundi siya ay nalulungkot na imbes na marami pa ang natulungan, ay natigil dahil nga ipinakulong siya. Siyempre, hindi nating maalis na mas makakagalaw siya ng kumbaga maluwag pag nasa laya siya. Mas marami siyang matutulungan. At sana nga po yung isang panawagan ng ating mga drivers na taga Rizal o na mga bumabiyahe sa EDSA Rizal, ay paglabas na siguro ni Idol ay matutupad ang kanya, ang kanilang mga hiling. Kaya yung puso ng ating Idol para sa mga naghihikahos ay talaga namang kaloob ng Diyos. Kumbaga, the chosen one. Kumbaga, siya ang pinili ng Diyos dahil sa kanyang mababang loob, pagpapakumbaba at mapagpatawad. Kahit na ganun ang ginawa sa kanya, ay buo pa rin ang kanyang puso na tumulong para sa tao. Ganon ang mga sugo ng Diyos, kaloob ng Diyos para sa atin, mga kaibigan. Kaya para sa nalalapit na paglaya ng Agila,
ay tuloy lang ang ating pagdarasal. At may pagpatuloy niya ang mga adhikain ni Spiritual Wonder Boy. Kaya naman mga kaibigan, hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV magbabalik.